Hey mga brods, mga brods, eto na nga, sinasabi nila na ito pong si JB, Justin Brownlee, mga kabrods, ay pagod na, di ba? Syempre, last two games niya against TNT, mga kabrods, hindi naging maganda. Kaya ito yung naging resulta, natalo sila, tapos nag-champion ng TNT, tropang giga mga brods. At ito no, mga kabrods, pinag-iisipan na ito ng Hinebra, na alam nilang may edad na si JB, nahihirapan na. Tapos isa pa mga brods, magkakaroon pa tayo ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa katapusan din ng November, bandang November 20 mga kabrods. Talagang pagod na. Ito pong si JB, tapos biglang papasok na naman siya sa Commissioner's Cup. So tagtag na, sabi nila exhausted na and burnout na, ito pong si Brownlee. Kaya ito na nga mga brods, pinag-iisipan na ito ng Hinebra na why not magpalit sila next season. At ito na nga mga kabrods, ang bala kasi ng Barangay Hinebra, San Miguel. Time out muna tayo mga brods, naiisip nyo na rin ba yung mga trading and stocks? Pero di nyo masimulan dahil syempre risky siya at baka malugi pa kayo. Pero mga brods, dito sa Packet Broker ay kikita talaga kayo dito sa amazing features niya na social trading. Ang kagandahan dito, kahit bago ka lang, magigets mo agad ito. At pwede ka pa maging successful trader in time mga brods. Paano nga ba ito nag-work? So dito sa social trading kasi, pwede mong kopyahin and ma-follow yung mga successful traders. Kaysa ikaw lang ang nagtitrade, pwede kang matuto sa mga pros para magkaroon ka ng confidence. Katulad nito, how to identify good trader, look at their rating, look at their percentage of trades, review sa traders, check mo rin yun mga brods. Tapos pwede ka na mag-start with successful professionals. Well, ginagamit ko na rin talaga ito and game changer talaga mga brods. Para kang gumagamit ng app na may guidance. At yung best part, napakadali lang. Ganito lang yan mga brods. Siyempre una, magsa-sign up ka. Sign up ka gamit ang iyong email, Google, or Facebook mga brods. Tapos, password. And siyempre, huwag kakalimutan talaga ang promo code na OVER100. Capital OVER100. And guess what? Kapag ginamit mo yung ating promo code na OVER100, magkakaroon ka ng bonus sa iyong first deposit. Diba, handali lang. Lalagay mo yung promo code natin. Magkaka-bonus ka agad. And let's say, ang laki na ng kita mo at balance, at gusto mo na mag-withdraw, madali lang yan kay Packet Broker. Pwede kang mag-withdraw dito ng e-wallets, bank transfer, or mga cryptocurrencies. Diba? Napakadali mga brods. Ma-access mo talaga yung mga funds mo kapag gusto mo. Kaya saan ka pa mga brods kay Packet Broker ka na? Kapag ginamit mo ating promo code, bibigyan pala talaga kayo ng 100% first deposit. Dahil kapag nag-deposit kayo ng $100, makakakuha ka ng $200 mga brods. Ang laki diba? Gusto mo umaman? Kay Packet Broker, social trading ka na. Ay kunin, eto pong si DeMarcus Cousins, yes, ang 6'10" import, and guess what, ng Zamboanga Valientes. And malakas naman talaga, eto pong si Cousins, former NBA player, tapos nung pagpunta niya dito sa Zamboanga Valientes mga brods, nagkaroon pa sila ng titulo sa Asian Tournament mga kabrods. So talagang malakas ang isang DeMarcus Cousins kung hindi nyo man siya kilala. Siya lang naman yung naglaro sa NBA ng 12 years sa liga, from Sacramento Kings na 7 years na season niya dyan, taong 2010 to 2017 hanggang 2022 sa Denver Nuggets mga brods. Yun ang pinakahuli na ito po ni DeMarcus Cousins. Well, hindi naman din natin i-expect na ito pong si DeMarcus Cousins ay aalis ng NBA pagkatapos itong magtala ng 4-time NBA All-Star. Kaya yun mga brods, after niya sa NBA ay dito na siya lumipat sa iba't ibang bansa. Pinakahuli na at pinakamagandang nalaro niya sa Taiwan talaga mga brods, sa Taiwan Bear Leopards, kung saan nabigyan niya ng kampiyonato yung Taiwan Bear Leopards. At guess what? Siya pang naging Finals MVP at naging Most Popular Player of the Year. Siyempre ba naman, lahat naman ay kilala. Ito pong si DeMarcus Cousins after netong makapaglaro sa NBA talaga at naging All-Star pa. Kaya itong Hinebra mga brods, and syempre ayaw din rin nilang i-risk. Ito pong si JB, Justin Brownlee, na alam nating mapapagod na naman ito galing Gilas Pilipinas. Tapos sasabak na naman sa Commissioner's Cup. Kaya ito pong Hinebra, why not magpalit naman sila? Dahil syempre pahinga na rin ito ni JB, 36 years old na rin si Brownlee mga brods. Yung kasabayan pa nga niyang si Durham, nagretiro na sa Meralco Boats. Nakaedad niya rin 36 years old siya, hindi pa rin. Pero ito nga, nakakaramdam na si Brownlee at ang Hinebra. Kaya itong si DeMarcus Cousins ay malaking
tulong ito mga Broads. Hindi man siya yung Brownlee na scorer, pero dominante ito mga Broads sa ilalim. Tapos kayang-kaya niyang pumukol din ng tres. And syempre, experienced NBA player pa ito mga Broads. All-star NBA player, hindi ito basta-basta. Kaya yung height niyang 6'10", kayang-kaya niya talaga yan mga Broads sa ating Commissioner's Cup sa Ginebra. At lalong lalakas ang Ginebra mga Broads. Itong Ginebra, nag-aanap na sila ngayon ng mga alternative import para kay Brownlee dahil hindi na rin siya nabata. Kaya komento mo lang po nyo mo dito mga Broads sa DeMarcus Cousins, ang new import ng Ginebra. So dito naman po tayo no, sa kabinabalita naman natin mga ka-Broads. Ito nga pong si Mikey Williams. Na nabalitaan nyo na rin ba yung kay Mikey Williams mga Broads? Pin.ph, ang dami na nating mga reports and rumors and trusted source na talagang ito pong TNT Tropang Giga ay inopen na nila mga Broads to trade Mikey Williams mga Broads, kung saan yung mga Broads ay hinintay lang din pala talaga ng TNT na magkampiyon sila bago nila i-trade ito pong si Mikey Williams para ipamukha nila kay Mikey Williams na kaya nilang magkampiyon kahit walang Mikey Williams. Dahil diba syempre 2023 siya nung huling naglaro na sa TNT Tropang Giga mga Broads, tapos nag-champion naman din ng TNT noon, dalawang kampiyonatong nabigay niya, tapos nung nawala siya hindi na nagkakampiyon ng TNT. Pero ngayon nagkampiyon without Williams mga ka-Broads, Mikey Williams, well kaya pala ng TNT, kaya ito ino-open na nila for trade ito pong si Mikey Williams. Balibalita rin mga Broads, kung hindi man kasi manalo ang TNT that time sa Ginebra sa finals kamakailan lang, ibabalik nila sa lineup si Mikey Williams. Pero yun, nanalo sila mga Broads kung saan kaya pala mga ka-Broads, kayang-kaya ng TNT. Kaya ito, nung nalaman ito ng iba't ibang koponan na mga ka-Broads, nagsisuguran na yung mga bigating teams at makikipag-negotiate na sa TNT Tropang Giga. Well, isa na rito mga ka-Broads ang Barangay Ginebra, San Miguel at SMB. Mga ka-Broads, well, dito lang din siguro mapupunta si Mikey Williams. Bakit? SMB, nandyan yung kuya-kuyahan niyang si Chris Ross. Sa Ginebra naman, nandyan ang kanyang best friend na ito pong si Jamie Malonzo, mga Broads, pati si Jeremiah Gray. Kaya mga Broads, hindi hamak talaga na mapupunta ito sa mga bigating teams na SMC Group. At isa pa, well, SMC Group lang din naman talaga ang mataas magpasahod sa PBA. Di ba? Yan yung naging issue ni Mikey Williams sa TNT. Yung gusto niya, mas malaki yung sahod niya. Ala, import na sahuran ang gusto niya, di ba mga Broads? Pero hindi pumayag ang TNT Tropang Giga. Kaya sa Ginebra, malay natin, mas kaya ito ng Ginebra mga Broads at SMB. Pero yun nga mga Broads, gusto rin kasi ni Mikey Williams. Ito po ngayon si Jamie Malonzo na kanyang kaibigan din dito sa Barangay Ginebra, San Miguel, dahil every ensayo niya sa US ay kasama niya ito pong si Jamie Malonzo mga ka-Broads, at may mga contacts pa rin sila kahit hindi na siya nakakapaglaro sa PBA mga Broads. Kaya ito na pagkakataon na ito mga Broads ng iba't ibang koponan na kunin si Mikey Williams. Yun nga, sa pagkatalo ng Ginebra this season, malaking boost ito para sa Ginebra mga Broads, dahil para kang merong dalawang import na, 'di ba? Nung time na nandiyan si Williams sa TNT, hindi nahirapan si RHJ dahil magkatulong siya na parang import din na local. Ito po si Mikey Williams 'yon. Kaya next season Commissioner's Cup, pag ito yung nakuha talaga ng Ginebra mga Broads, tiba-tiba sila dito, dahil may attitude man ang player na ito, pero may talent naman, dahil yung attitude mababago mo pa 'yan, madidisiplina mo 'yan kay Boss Al. Yung talent, yung skills, mahirap kunin 'yan mga ka-Broads. Kaya ito yung pagkakataon ng Ginebra. Kaya komento mo lang po mo dito mga Broads at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga Broads. This is our Rated Highlights and Long. I'm out.